Morning, Kuya. Ako po si Melvin Cahigal, ang owner ng Supero Dog Farm. At ito po ang aking alagang aso na si Maui. Siya po ay isang Hungarian Puli. Siya po ay hindi basahan, ha? Siya po ay isang aso. At kung gusto niyo pong mag-alaga ng breed na to, ay tuturuan ko po kayo. Dito lang yan sa Pet Talk. Samahin niyo po ako. Si Biel at si Bell yung pinakaunang dogs namin. At yun ang naging bantay ng misis ko habang wala ako sa house. Now, nung nag-research ako sa internet, sa Facebook, that time, idol ko si si Mark Zuckerberg. At si Mark Zuckerberg, meron siyang aso na ang pangalan ay Beast. Then, siya isang Hungarian Puli na color white. So, ang ginawa ko, nag-research ako about the breed. So, nakita ko na ganito nga sila, mga parang Reggae, parang Bob Marley. Naghanap ako ng breeder sa Hungary ng mga Hungarian Puli. Nagparating ako ng Hungarian Puli sa Pilipinas, may dalawa akong ganito. Ang pag-aalaga ng aso ay 24/7 trabaho. Actually, yan siya, para siyang bata. Yung treatment mo sa Doberman, sa Rottweiler, or sa anumang breed na meron ka, pare-pareho lang. Ang kaibahan lang is yung maintenance ng coat, ng balahibo nila. Pag mga long coat kagaya nito, mas mahirap i-maintain. Yung mga shorter coat, mas madaling i-maintain. Pare-pareho na kailangan nilang mag-exercise, magkaroon ng playtime sa kapwa aso at saka sa mga tao na kasama nila sa farm. Yun ang kailangan doon. Para maging well-balanced yung kanilang ugali. Pag hindi kasi sila naiwalk, let's say naka-cage lang sila, doon na magde-develop yung parang aggression. Tapos mahirap pasunurin. Pag tinali mo, parang tumatalon-talon, tapos hinihila ka, doon madedevelop yun. Pag ang aso ay lagi mong winowalk, laging naglalaro, laging nade-drain yung energy, behave sila. Ang kailangan i-consider ay unang-una yung shelter. Kailangan hindi sila naiinitan dahil sensitive sila, din foreign sila sa Pilipinas. Yung weather dito ay di hamak na mas mainit kumpara sa ibang bansa. Kailangan well-ventilated, kailangan malamig. Kung aircon possible, but in our setup, hindi kami pwede mag-aircon sa dami nila. No? Masyadong magastos para sa amin. At yung lugar naman ay mataas na, no? Nasa malapit na kami sa Dagaytay, so yung weather ay okay na. So yun ang consideration. Yung shelter kailangan ay may protection sila sa init, sa lamig, at sa ulan. Kailangan hindi sila mabasa ng ulan. Kailangan din yung shelter ay sturdy enough para hindi mabuksan ng mga pinto. Pangalawang consideration ay yung exercise to drain their energy. Pangatlo, yung grooming, kailangan na maintain sila, kailangan naliligo twice a month. For the case of Hungarian Puli, ang pagpapaligo namin ay once a month. Sa food, yun ang pinakamahalaga dahil kailangan nutritious yung food para ma-prevent mo kung anumang food-related na sakit ang mangyari sa kanila. Mahal mag-alaga ng may breed. Dahil sa pagkain pa lang, mahal na. Then, sa sobrang dami nila, kailangan kang kumuha ng mga keepers mo na sila talaga yung titingin sa dogs. Yun pa lang, meron ka ng taong papasahurin. Ang mga small breed na kagaya ni Maui, tumatagal sila hanggang 15 years. Ang naitutulong sa akin personally ng mga dogs ay stress reliever talaga siya. Nung mga pangbantay at the same time stress reliever namin nung nasa corporate world pa ako. Dahil sa mga aso namin, dahil sa sikat sila, mas sikat sila kaysa dun sa may-ari, sila yung nakikita ng mga tao sa social media. Sila yung parang naging bridge namin para magawa yung
aming main product na dog food. Dahil nga, marami ang nakakakilala sa mga dogs namin. Yung mga dog owners naka-follow sa social media accounts namin, yung food na ginagamit namin sa kanila, yun na rin ang gustong ipakain ng mga followers namin sa mga aso nila. Sa breeding, no? Kasi maraming nag-a-accuse sa amin, kung minsan makikita mo sa comment section, parang sinasabi, Papi Miller, no? Kasi ang laki-laki daw, ang dami-daming aso, tapos sabi, Papi Miller daw kami. Ang reality, hindi kami Papi Miller. Nagbe-breed kami para sa continuation ng bloodline. O, let's say si Maui, gusto ko makakuha ng bloodline niya, so meron na ako dito, female, at hinihintay ko matagal na yung male. So binigyan niya kami ng male, meron na kaming male. Hanggang doon na lang. Kung ibibreed ko man siya, depende sa capability ko kung kaya ko pang tustusan. Kung kailangan ko pang, kaya ko pang additional 200,000 pesos na ganyan, kung kaya ko pa yon. Kung hindi ko na kaya, then stop na ako. Let's say may Rottweiler kami ngayon na puppies, bala kong magtago doon ng, let's say, dalawang tuta. Yung five puppies na nandun, let's say pinost ko, titinan ko muna kung sino yung bumibili, kung may capability. Kung walang capability, hindi ko ibibigay. Kung may capability, go, bibigay ko sa'yo. Now, kung walang bumili, ako yung humahanap kung kanino ko ipapa-adapt. Sa alam kong mag-aalaga ng dog. So, I'm not after the money dun sa mga tuta. It's more, it's really of a continuation ng bloodline. Sa mga kasambahay natin, ang pag-aalaga po ng aso is a lifelong responsibility. Let's say si Maui po, ang lifespan po niya ay tumatagal po siya ng hanggang 15 years old. Meaning to say, nasa akin po si Maui hanggang sa 15 years of life niya. Kaya sa 15 years po na yon, lagi po nating tatandaan na meron laging cost na kasama yon. Meron laging pera na involved para si Maui or kung sino mang aso ay mabuhay ng mabuti. Kaya be responsible pet owner po or be responsible dog owner po. Kailangan po ng dogs ng exercise, kailangan po ng dogs natin ng proper nutrition. Kung halimbawa nagtitipid kayo, wag ho kayong gumawa na kayo po ang maging veterinaryo ng aso nyo. Kailangan po ay talagang kumuha kayo ng licensed veterinary para po i-assess yung health ng dogs nyo. Mga kasambahay, sana po ay marami kayong natutunan kung paano maging isang responsible pet owner. Muli, ako po si Melvin Cahigal, ang owner ng Supero Dog Farm. At dito nyo lang napanood yan sa Pet Talk.